Ago tayo mag-umpisa mga chong, shoutout po na kinatagawat kat sa Kinomulagunoy, Bulacan at kay Golden State Warriors. Well, hindi nga may tago ang nararamdaman ng veteran forward ng Northport Batang Pier na si Arwin Santos na masaya ito sa kanilang bagong import para sa 2023 Governor's Cup na si Marcus Weathers na supposed to be mapupunta sa San Miguel Beermen pero kalaunan ay nakuha ng Northport sa hindi pa malamang dahilan. Well, ayon pa kay Arwin Santos, syempre masaya at excited siya para sa next conference dahil panibagong pag-asa at syempre may bago silang import na makakatulong sa kanilang kampanya sa Governor's Cup. So sino ba naman ang hindi matutuwa? Dagdag pa ni Santos, hopefully maiwasan ang injuries next conference nang sa ganon ay makuha ng kupunan ang mission neto na makapasok muli sa playoffs. At syempre, ang inaasam-asam na kampyonato na sobrang mailap para sa Northport. Ibang balita naman tayo patungkol naman sa resident import ng Barangay Nebra San Miguel na si Justin Brownlee na ngayon ay isa ng ganap na Pinoy matapos aprubahan at pirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagbibigay ng Filipino citizenship sa nasabing American import. Well, ayon pa sa latest report, ang batas na pinirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay magiging epektibo 15 days following its publication sa Official Gazette at newspaper ng General Circulation. Kung ating matatandaan mga chong, last month ay pinasa ng Senate at House of Representatives ang bill na nagbibigay ng Filipino citizenship kay Justin Brownlee. At ito ay upang maging eligible ito maglaro sa Gilas Pilipinas bilang isang naturalized player. Inaasahan naman na magde-debut itong si Justin Brownlee sa February window ng FIBA Basketball World Cup Qualifiers kasama ang Gilas Pilipinas. Muli sa ating balita mga chong, patungkol naman sa 6'10 big man na si James Laput na hanggang ngayon ay patuloy na dinedevelop ng Magnolia Management upang mahasa at maging reliable na sentro sa inaarap. Especially nalalapit na rin ang pagretiro ng veteranong big man na si Rafi Ribiz. Pero kahit ongoing ang pagde-develop sa playing skills neto si James Laput ay hindi pa rin matanggal-tanggal ang pangalan neto sa mga trade speculations. Pero ayon naman sa ating trusted PBA insiders ay malabong matrade itong si James Laput. At tulad nga ng sinabi natin, isa itong project player na Magnolia na inasa at inaanda para sa nalalapit na retirement ni Rafi Ribiz. At hindi naman talaga si Laput ang problema ng Magnolia kundi ang core lineup ng kukunan na kailangan baguhin na laging liability pagdating sa playoff rounds. So tingnan na lang natin mga chong kung sino talaga ang ite-trade na Magnolia Chicken Timplados. Well mga chong, andito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutang mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again. I'm out.